Hi guys, so beautiful, it's my Francis for M1 TV. So here we go, the adventure tayo guys. And let's see our surroundings on our left side and the right side. There you go. Guys, we're going on the lower side of the river. So this is the again river guys. Part of Echague, which is Barangay Gumag. So let's go, let's see what's in here. There we go. It's my first time actually here. I've been here in Echague for what, about 18 years, going 20, but yet this is my first time to be here. Guys, as you can see, I'll be back for more. And there you go guys, and we're back. This is Barangay Gokab, a part of Echague, Isabela. What you're witnessing right now is the river of Barangay Gokab. So alam nyo guys, bali yung river dito sa may Annafunan at saka yung bridge sa Annafunan is parang quite similar, kasi itong mismong ilog na ito guys is papunta rin dun sa Barangay Afunan, Annafunan, which is iisa lang ang parang way nila papunta na to sa Ilagan, then dire-diretso na sa may Apari or Cagayan papunta na mismo sa may dagat. Lahat naman halos ng mga bodies of river or water is napupunta siya sa mismong dagat lahat. There you go. Yan yung may mga equipment dyan guys, is yan ng mga nangunguhan ng mga graba or sand, and that is one of the income ng Barangay Gokab. At the same time is isa rin yan sa pinagkukunan ng yearly income ng Echague mismo, kasi mayaman ang Echague sa gravel and sand. Kahit sa Annafunan meron din, pero dito mas malaki ang operation nila kasi mas maganda yung mga klase ng graba at saka mga sand na nakuha dito. So as you can see that one guys, napakaganda ng area na ito, wherein parang nagkaroon siya ng lagoon o parang small lake na natrap dito. Pero nanggagaling din yata yung source na dito sa may bandang ilog na mababang parte. I think siguro may isda yan, ilagyan nila ng net para hindi makalabas yung mga alagang isda. This one happens kasi kapag mga season ng rain seasons at umabaha guys, is umaabot ang tubig halos hanggang dito doon sa may hagdan na pinagdaanan natin kanina guys, yung may stairs na yun. So yan, kung nakikita nyo yan, parang may nakikita kayo nakalagay dyan na parang artificial formation of rock o kaya riprap na mga bato is ang gamit yan para hindi magkaroon ng soil erosion, lalo na wala nang foundation masyado ito, puro lang sand, kaya wala rin mga punong hahawak. So there you go, the Barangay Gokab, a part of Echague, wherein mayaman po sila sa gravel and sand. So guys, yung namang tuloy na yan na similar na sa may Barangay Annafunan sa lugar namin is papunta naman niya sa ibang barrio. Although in that case we can see over there na medyo naputol siya kasi sinira ng baha. That is bridge going to the
other part of Echague, which is Damang East, Damang West, Maritao, and other part of Barangay Echague. So I'll be seeing you in next video, guys. This is Barangay Gukab. So Lagoon over there, at saka magandang pagbusing at pagpiknikan dyan. So let's go, guys. Yun, nakikita naman yung scene over there is yung, I think that is Jaka, yung paggawaan ng feed. So I'll be back for more. This is enough for a while, for now, I mean. So bye, Francis. Have a good day. So guys, we're gonna going home na. Doon din tayo naglalakad sa natin way na dinaanan natin. So they make a concrete way over here, up there. So may stairs papunta doon sa may pinaka Barangay Gukab mismo, sentro. Malapit na siya sa market. Siguro mga 100 meters lang or more na distansya bago yung pinaka market. There you go, we're going up para tayong nasa Baguio, 100 stairs. So this is just 50 stairs, I think. So let's go. Baka uwi na tayo. And there you go. And we're back, guys. This is my process still. And we're here at the forest. No, just kidding. Actually, nandito na tayo sa may taas. We're just waiting for our susunduin. Nandyan sila. So nag-stop over muna tayo dito sa mga banda rito kasi medyo press kong galing at parang medyo na nicho. Guys, you might think na I'm in the forest pero hindi kayo nagtataka kasi this is not a forest. Nasa likod na ako ng isang bahay na medyo matagal na natang hindi napapasyal at saka walang tumitira. Yun ay dumaan. So ikot natin, panayin natin, guys, para manwala kayong wala ako sa forest kasi nakikita niyan may maingay dito. There you go. Wow. Maniwala na kayo. Guys, we're here the public market of Echague. So yung situation ngayon, guys, medyo okay naman yung mga daan kasi rati-rati yung way na yan. Over there papunta ron sa may kantong yon is sarado. Pero ngayon, guys, halos maganda ng ikot-ikutan ng mga tricycle at mga sasakyan. Unlike before na hindi pa inaayos yan, guys, is saraduhan ng mga dating ruta. Ngayon is back to normal na route na. So hindi na siya paikot-ikot at kung ano yung way na dadaanan mo kahit saan ka na dumaan. Pwera lang kung mayroon siyang barrier na nakalagay na one way. So yun lang ang hindi pwedeng daanan. Pero going smooth naman na ang daanan. Hindi ka na paikot-ikot gaya ng dati. At as you can see, guys, yan, medyo maluwag na talaga. At saka yung mga tao is nakakapunta sila ng bayan ng Frigo. We just have to wear face mask. Hi guys, ibut mo the Mike Francis for M1 TV para sa akong sakyan na, no? Pero that is not ours. Let's go. Dito sa may loob ng Milk Tea Station. Tara, pasukin natin. Hi guys, beautiful day. This is Mike Francis, M1 TV, new background tayo ngayon. So where are we right now is dito sa inaabangan at parang bagong-bagong Tasty Station. So later, paalam natin kung ano yung mga tinda nila rito at kung magkano yung affordable prices. Hindi ko pala titikman pero parang gusto ko nang inumin. So this is Mike Francis for M1 TV for this new experience over here sa bagong tea station along the public market. So I'll be back, guys. Tikman natin.
Okay guys, and we're back. This is where we are. Tasty Milk Tea. Napakaganda ng pangalan, hindi mo pala titikman, pero parang yung taste niya mukha taste ng tea. So, maganda tayo yung tea nila. And how's the process? Actually guys, airport siya kaya magandang tumambay dito. At saka aside from that, ikot natin yung paningin natin. There you go. Parang meron siyang chopaw sa may labas. Kung kulang ang tea, o di mag-chopaw. Ayan. Okay sir, magkano ba affordable prices natin ng tea natin? Yung 1 liter natin sir is 100. Aya. Reusable cup, tumbler. Tapos large natin mo dito is 90 pesos. Then ang medium natin is 80 pesos sir. Ganun. So affordable naman pala. May mga craft din po tayo, may yakult series po tayo sir. Pero yung mga flavors niya, ano mag-umpisa sa ano mga... Taiwan flavors po yun. Taiwan flavors. So feeling natin kung kakainin natin siya, parang we're from Taiwan. Pero yan ang tasty milk tea according to sa may taga Bantay at taga Shake natin guys. So once again, if you have time, visit kayo rito sa Tasty Milk Tea. This is Mike Francis for M1 TV. Brand new experience at brand new ang pagte-taste natin. So hanggang sa muli guys, M1 TV. Sir, salamat. Hi, madam. Kaway naman dyan. Okay. Bye-bye. Have a good day. Yung mga equipment na ginagamit. Pasokan na eh. Mabili na niyo. Ito pa yung winter melon, sir. Okay.